Yan guys, generator number 1 and generator number 2 nakaparel ho yan. At DG3, generator number 3, is ipapapara ho natin. Yan. Naka circuit breaker open na yan. Oh, so meaning naka iwalay na siya sa dalawang generator, 1 and 2 na yung gumagana natin. Yan. So madali lang siyang i desynchronize kasi naka auto siya, naka automatic. Hindi na yung gagamit ka pa ng synchroscope yan. So ipapara natin yung DG number 3. So tingnan natin sa monitor, maparaw natin sa exhaust gas na 250. Yan, 244.8 na ho yan degrees Celsius yung exhaust temperature na. So pwede na natin ipara. So ipapara natin yung number 3 para ganun lang, hila lang ng konti, hila lang ng konti. Yan, tapos stop. Yan, stop na ho yan. Yan, tingnan nyo ang voltage na po na pwede nyo ma-produce. Yan, ng pababa, ng pababa. Yan. Yan. At saka yung hertz nya, pababa, ng pababa. Oh, ayan guys, nakapara na yung number 3 kasi pinara natin kanina. Oh, 0 volt na siya, 0 hertz. Pinara natin number 3 guys kasi kaya lang ang dalawang generator natin yung load. Yan, load ng bawat generator natin 200 plus. So more or less nasa 400 plus, 420 load natin, 420, 430, kaya lang ang dalawang generator. Usually kaya ng isang generator yan pero required boss natin ng chief engineer na dalawang generator para hindi mabungkong yung generator natin kasi. So malalaman natin guys na nakapara talaga yung generator kasi makikita mo ito, naka 0 volts siya, 0 hertz. Pero ipapakita ko lang sa inyo doon mismo sa generator na nakapara talaga. Puntahan natin. So guys, pupunta tayo sa generator number 3. So, maingay, sobrang ingay sa labas. Kaya, kailangan natin mag-earmuff. Oh, mag-suot tayo ng earmuff kasi makapag-uwi ko, mabingi na ako. Yan, earmuff na. Pinakamaganda akong earmuff. Suot tayo din. Para di tayo maingayan. Papunta na tayo sa generator number 3. Lalaan na tayo. Kaya madumi yan, turbo charger natin.
yung pag-apit kasi maanda na ngayon, pinaharama natin yung generator number 3. So, tumalik na guys. Ta-